Meron bang tinuturo sa inyo ng mga exercise o yoga para fresh cut, hindi ka maging pikon? So lahat kayo may mga family, hindi mga binata na happy-go-lucky. Kung okay lang sagutin mo, kung hindi okay din. Okay bang kita? Kailan ba ito nag-umpisa sa Pilipinas, itong battle rap? Pumutok siya 2010, sir. 2010. So, ibig sabihin, 8 years na. 9 years, going to 9 years. Ron, ito bang ginagawa niyo, pinag-aaralan ba ito? Kahit sino ba, pwedeng maging katulad ninyo? Ako lang po, hindi ako nag-battle talaga. Nag-battle, sulat lang talaga ako ng kanta. Pero mayroon din ng mga share din ng mga experiences, which is ex-battle rapper. Ex-battle rapper. Hindi po ako dati. Pinag-aaralan ko rin kung ano yung galaw ng kalaban. Siyempre, nag-research din ako. Anong pakayo mo dun sa mga gusto maging battle rapper? Gawin lang nila. Magsimula sila, mag-observe sila, magbasa sila. Dapat marami kang alam na salita eh. Dahil para sa akin, hindi naman nauubos yung mga combination ng words, rhymes. Hindi na nauubos dahil araw-araw may bagong words na naiimbento, mga slang. Yun yung art namin eh. Naghaharap kami ng mga bagong paraan kung paano maitugma yung mga salita. Dahil halimbawa, yung salitang love, dove, ilang beses na yun na itugma eh. So kami naman, hahanapan namin ng mga bago sa pandinig and at the same time, galing sa reality yung substance namin, kung ano yung nangyayari sa paligid. Yun ang pinakamahirap eh. Meron time constraint at kailangan mabilis yung pag-iisip mo at yung mga sasabihin mo tumutugma-tugma doon sa pangyayari na gusto mo ilabas sa bibig mo at nag-rhyme. That's very hard to do. You must be an intelligent person. Hindi kita binubola, kailangan matalino ka at mabilis yung utak mo mag-isip at focus ka dapat. Pero dapat din, kahit na mahirap siya gawin, kailangan mo ipakita na effortless siya. Kumbaga parang kang pato, parang smooth lang sa ibabaw, sa ilalim. Meron bang tinuturo sa inyo ng mga exercise o yoga, na para ma-condition yung mind mo na maging cool ka pagdating dun sa banatan na fresh cut, hindi ka maging pikon, sharp yung pag-iisip mo? Yung mga mnemonic devices, ako kasi pag hindi ko kasi kinakabisado na parang robot, na parang script eh. Parang nasustore siya sa utak ko na parang mga imahe. Hindi siya word for word na. So, mas mabilis ko siyang naiibabato. Parang may nakikita ang mga imahe dyan. Tapos, yung rhymes kasi, yun na yung way mo para ma-memorize siya. Yun yung mga ginagawa namin. Hindi ko kailangan kabisaduhin siya na parang nag-review ka sa exam. Kumbaga, in a way, parang kinakausap ko yung mga rhymes ko. So, alam ko na yung mangyayari. Alam ko na yung endgame. Alam ko na yung gagawin kong intro. At saka yung karne sa gitna. Okay. Gaano katagal ang preparation nito, especially pag yung grand finale na, kung tawagin? How many days or hours na magpre-prepare ka bago ka sumalang? Siguro on average, 1 month preparation. 1 month? God damn. Parang boxing din na magpaglabang ka, no? Isang buwan. Nag-jogging din kayo? Ensayo? Kailangan din dahil kailangan mo ng hangin. Kasi pag lalaban ka dun, sobrang init minsan ng venue. Na parang hindi ka makahinga, so kailangan dapat malakas yung lungs mo dahil marami kang ka-share ng oxygen. Siguro 3,000 people sa isang maliit na venue. Right. Mahirap huminga. So kailangan matindi rin yung resistensya mo doon physically. Okay. Also, kung okay lang sagutin mo, kung hindi okay din. Okay. Okay bang kita? Okay po siya na lalo na kung malaki ka ng pangalan. Pwede ka nang mabuhay ng comfortably. Pwede ka na rin, kasi siya eh, avenue siya para magkaroon ka pa ng ibang opportunities eh. Dahil na-expose ka sa iba't ibang tao, iba't ibang ano. Ako kasi ginagamit ko lang naman yung pagiging battle rapper para ma-promote din yung music ko. Kasi nagre-record din po ako ng music. Okay. Albums. So, yun yung way ko para yung biggest advertising tool ko. Yung battle rap. At the same time, parang dun kasi ako nakilala. Okay. Which hindi ko naman din pinlano dahil yung plano ko is to be a artist, mga recording artist, ganun. Pero mas nakilala ako dun sa yun, sa flip top rap battles. Yung mga debate na ganun. Parang ako din kasi yung nag-spearhead nung battle rap dito sa Pilipinas noong 2010 eh. So,
Okay. So lahat kayo may mga family, hindi mga binata na happy go lucky. Opo, may mga family po kami. Na may sinusuporta na rin. Opo. Dalawa okay. na po yung I see. Okay, meron kang mensahe sa taong bayan na yung iba hindi pa alam yung mga ginagawa niyo, yung iba alam pero hindi nagustuhan, yung iba naman binabash kayo. Ano mensahe mo sa kanila, especially dun sa mga kabataan na may balak na maging katulad ninyo? Ano mensahe niyo? Para sa mga nambabash, okay lang naman sa amin na mabash dahil ano ba nung, kumbaga, di namin nalalaman kung sino yung hindi pa nakaintindi. Kumbaga, pag may basher dyan, malamang first time niya parang napanood yun. O bata lang yun na ano, lalo pag sa YouTube, yung mga comments dun, di mo naman alam kung grade 3 lang yung nagtatype ng comments, papatulan mo. Diba? So, para sa amin, kung tingin ng iba na parang masamang ehemplo siya, ganun talaga sa umpisa. Pero yung in the long run, yung ano niya, yung end niya, yung means niya, hindi man ganun ka parang clean cut para sa MTRCB. Pero in the end, magtuturo siya ng tolerance sa kabataan nila. At nakatulong siya, tingin ko, sa bullying. Dahil matututo ka mag-stand up for yourself eh. Dahil meron kang chance lagi. Kumbaga yun yung tinuturo ng battle rap eh. Kahit ano sabihin sa'yo, meron kang chance para i-defend yung sarili mo. Alam mo, para sa akin, narinig ko sa sinabi mo kanina, yung tumatak sa utak ko yung tolerance. That's why. Kasi kailangan matotolerate mo yung mga pang-insulto na matatanggap mo sa kalaban mo na nandun pa rin yung composure mo, hindi ka mag-iinit. And in the end, pagkatapos ng laban na yon, friendship pa rin kayo. Tama? Yes. Hindi kayo nag-uupakan, hindi kayo nagmumura sa labas ng tao ba yung venue, nag-aaway-wala. So nandun yung tolerance and then discipline and focus sa ginagawa. Yes. So I admire you guys. Thank you, sir. Mabuhay po kayo. Mabuhay. Thanks a lot coming from you. Thank you, sir. Thank you.